Anong pinakamasamang kasalanan? Anong pinakanakakainis na kasalanan? What is the worst kind of sin? I think it depends who you are. Kung ikaw ay may asawa, ang pinakamasamang kasalanan ay pangangaliwa. Infidelity, unfaithfulness. Kung ikaw ay isang kaibigan, ang pinakamasamang kasalanan ay pagtataksil, being betrayed. Kung ikaw naman ay kasama sa lipunan, kung sa gobyerno, ang malala na klaseng kasalanan ay corruption. Paano kaya sa aming mga pari? Paano sa simbahan? Ano ang pinakamasamang kasalanan na magagawa ng isang pari? Pagkakaroon ng relasyon, sa tingin ko po may mas malala at may mas masamang kasalanan na magagawa ang isang pari. Ito ay ang pag-iinteres niya sa pera ng simbahan. Katakawan sa pera. Greed, the love for money. That is the worst kind of sin that a priest can do. Kasi pag ang pare nagkaroon ng relasyon, malulungkot ka. Pero pag ang isang pare ninakaw ang pera ng simbahan, winaldas, o pinag-interesan ng ari-arian, hindi po ito nakakalungkot, nakakainis, at nakakagalit. I think the worst kind of sin that we can do is to be greedy of possessions. Pinapaalala din ito ni San Pablo sa sulat niya kay Timoteo, wherein he said that the love for money is the root of all evil. Greed of possession brings about a lot of disgusting evil in our life. Lumalabas ang mga nakakatakot na kasalanan pag ang isang tao ay nag-uumpisang mahalin niya ang pera kaysa sa kapwa niya. Ang pagmamahal sa pera, pag-aasam sa ari-arian, ay isa din pong klase ng addiction. Bakit napakaraming nalululong sa sugal? Bakit merong nakakapagnakaw? Merong nakakapatay? Bakit meron kaya niyang ibenta ang kanyang puri, ang kanyang karangalan? Ito ay dahil sa pagmamahal sa pera at ari-arian. Kahit na ang isang businessman, marangal na nagtatrabaho, pwede rin siyang matukso at mahulog dito sa kasalanan ito. When the profit is not enough, pag hindi sapat ang kinikita mo, gusto mo pa, papatayin mo ang sarili mo sa pagod, papatayin mo sa pagod ang mga trabahador mo, kaya mo silang ipahiya, kaya mong apakan ang dangalan nila. Bakit? Kasi hinahabol mo yung kita, gusto mo mas maraming kita, hindi sapat ang iyong kinikita, gusto mo mas marami kang kita. Love for money, chasing money, is an addiction. And the question is, can we be free from this love of money? Kaya ba nating mahilom, gumaling sa sakit na ito? Pwede. At napakaganda ng halimbawa natin, si San Mateo. Matthew or Levi was once a chief tax collector. He was a lover of money. Mahal niya ang pera. Yun ang kanyang mundo, yun ang kanyang buhay. Pera, nagbibilang ng pera, may kickback sa pera, may kita sa pera. Puro pera ang kanyang buhay. Paano siya nakaalis dito sa kanyang pagmamahal sa pera, dito sa buhay na purong pera? Dahil dumating ang Panginoon sa buhay niya at tinawag siya ng Panginoon. Hindi ka talaga makakaalis sa pagnanasa mo sa pera kung puro lang pera ang tinitignan mo, kung puro lang pera ang sinusundan mo. Pero pinapaalala sa atin, we have to follow the Lord. And when you follow the Lord, everything else is meaningless. Dahil meron ka ng sinusundan na mas mahalaga, meron ka ng sinusundan na mas importante. At anong paalaala ng Panginoon sa atin? Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides.
Kung susundan mo lang ako, ipagkakaloob ko sa inyo ang pangangailangan niyo at higit pa. Ang Panginoon din ang nagsasabi, life does not consist of possession, no matter how many your possessions are. Hindi mo masusukat ang buhay sa iyong pera, sa iyong ari-arihan. Gaano pa karami ito? Naramdaman nito ni San Mateo na ang pera ay hindi sapat. Diyos lang sapat na. Wala pong problema kung humihingi tayo ng pera sa Diyos dahil kapos tayo sa pera. Maintindihan natin yon. Pero nakakatakot yung pag may pera ka na, gusto mo pa ng mas maraming pera. Makakawala lang tayo sa pagnanasa natin sa pera kung susundan natin ang ginawa ni San Mateo sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos araw-araw.